Father, how can you be certain that it is God's calling for you? How can you be sure that the one God has prepared for you? Paano malalaman na tinatawag ka ng Diyos? At paano malalaman na Diyos nga ang tumatawag sa iyo? Baka hindi Diyos yung tumatawag sa iyo. Baka sarili mo lang na boses yung naririnig mo. Paano malalaman? Ang sagot ko ay, perspective is everything. Ang ibig sabihin ay, habang nakaharap tayo, hindi natin talaga matitiyak. Matitiyak lang natin kapag binalikan na natin. When we look back and then we see the hand of God guiding our lives, then we are able to understand, Diyos pala yun. Diyos ang tumawag sa akin. Sa ngayon, marami tayong kailangan gawin na hindi natin naiintindihan. Sa ngayon, hindi natin naiintindihan, pero gagawin ko pa rin yung sinasabi sa akin. Bakit? Sapagkat yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi ko naiintindihan, ay hahakbang pa rin ako pasunod sa tinig na tumatawag sa akin. Bakit hindi natin naririnig ang Diyos? Mayroong iba't ibang dahilan. Ang una ay matigas ang ulo. Ibig sabihin, mayabang. Ang taong mayabang, sarili ang naririnig. Hindi maririnig ng taong mayabang ang tinig ng ibang tao at lalong hindi niya maririnig ang tinig ng Diyos. Ang matigas na ulo ay naghahati din sa atin sa mahinang tingin, mahinang mga mata, malabo ang mata. Hindi malabo dahil kailangan ng salamin. Malabo sapagkat nakikita na, subalit wala pa rin nakikita. Ang ibig sabihin ng malabo ang mata ay walang pakialam. Ang ibig sabihin ng malabo ang mata ay sarili ko lang ang pinakikialaman at sarili ko lang ang aking nararamdaman. Hindi mo mararamdaman ang tawag ng Diyos at hindi mo maririnig ang tawag ng Diyos kapag malabo ang mata at tigas ang ulo. At ang huli, maririnig mo ang tawag ng Diyos pero kailangan maliwanag ang iyong tenga. Hindi tengang nasa tagiliran ng ating ulo sapagkat may tenga ang ating puso. May tenga ang ating puso, may sariling mata ang ating puso, at may sariling isip ang ating puso. Hindi lang tayo nag-iisip sa pamamagitan ng utak, mag-isip din tayo sa pamamagitan ng damdamin. Hindi lang tayo tumitingin sa pamamagitan ng mata, tingnan din natin sa pamamagitan ng malinis na kalooban. It is only with the heart that we can hear rightly. It is only with the heart that we can think rightly. Paano malalaman na tinatawag ka ng Diyos? Buksan ang isip, magpakumbaba. Buksan ang mata, makiramdam, makisangkot. Buksan ang tenga at makinig sa pamamagitan ng ating kalooban. Tinatawag ka ng Diyos. Hindi mo lang siya naririnig sapagkat mayroon pa ring tigas ng ulo, mayroon pa ring labo ng mata, mayroon pa ring mahinang pandinig. Nakakatiyak ba tayo na ito ang gusto ng Diyos? Matitiyak lang natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng pagkakataon. It is only by looking back that you'll be able to understand ito pa talaga ang plano ng Diyos para sa akin. Kung ako ikaw, I will dare. I will plunge into the deep. I will make a step even if I cannot understand. Because the will of God, the plan of God, is the best for you.